Halos isang buwan na lamang po ay magbubukas na ang 16th Congress sa Batasan Pambansa. Kaliwat-kanan na ang pagsasaayos ng mga silid na muling uukupahan ng mga veterano at baguhang kongresista. May report si Sherian Torres. Maingay na naman sa kamera, pero hindi ito dahil sa sesyon o debate, kundi mula sa mga karpinterong gumagawa sa mga opisinang gagamitin ng maraming kongresista. Ang beige na opisina ng yumaong si Sorsogon Representative Salvador Escudero III, light green na ngayon. Ang uukupan nito, ang asawang si Evelina na pumalit sa kanyang pwesto. Ang dating nasa kanan na kwarto papasok sa tanggapan ng kongresista, pinalipat din daw sa kaliwa ni Congresswoman Escudero. Di kalayuan dito ang halos bakante ng opisina ni Deputy Speaker Pablo Garcia na may sensor-round system at bago namang kumpuning comfort room. Bigo si Garcia ang manalo para sa ikatlong termino. Kaya ang bookshelf na ito, iiwan na lang daw niya sa susunod na uukupan ng kanyang opisina. Pinag-iba naman ni incoming second term Tarlac Representative Susan Yap ang loob ng kanya opisina para maipaayos at makulayan ng bago. Dito na lang daw siya sa kwarto nagnamayapa niyang amang si dating Tarlac Congressman Jose Yap kahit may sira pa ang CR. Yung tiles kasi niya medyo nag-crack na. Parang nagkakaamoy ba? Kasi medyo yung floor nga ayusin lang ng konti. Kasi luma na nga siya. Ang tanggapan ni Pangasinan Representative Gina De Venecia na papunta na sa kanyang second term, wala na raw ipapaayos pa sabi ng kanyang mga tauhan. Maliban sa maayos na interior, puno rin ng mga obra at litrato ng kongresista ang kwarto. Dahil para sa pintura lang at konting renovation, yung usually binibigay ng House Secretariat na budget para sa mga kongresista, nagkakanya-kanya na sila ng lagay ng pondo para sa office improvements nila. Gaya dito sa office ni Pangasinan Representative Gina De Venecia, naglagay siya ng mga improvements sa loob mismo ng kanyang opisina. Maliban dito sa flooring na ito, nagpalagay din si Congresswoman De Venecia ng cabinet na ito. Kapagbukas mo, merong desk sa loob. Meron ding dishwashing area. Pero maliban pa dito, nagpagawa rin siya ng sarili niyang banyo o palikuran para naman magamit niya kapag nandito siya sa loob ng kamara. Si incoming Camarines Representative Lenny Robredo, aminadong kinatarget ang iiwang opisina ni Deputy Speaker Erin Tanyada. Maliban daw kasi sa tahimik, positive energy daw ang naramdaman niya sa kwarto ni Tanyada. Paano ko ang pagdadalam sa iyo, ma'am, walang positive aura? Sana naman. Pero wala pa rin pinal na listahan ng room assignment ang House Secretariat. Kinumpirma ni House Secretary General Marilyn Baruwayap na may mga nagre-request na sa kanila ng mga partikular na kwarto. Pero karaniwan daw, niraraffle nila ang mga room assignments. Ang first floor ng bawat building, mananatiling para sa may edad at may kapansanan lang daw. Let's see what they need, ano yung mga requirements nila. The only thing na usually na nagiging fix is if the occupant of the room, ang replacement niya is a member of the immediate family. Sa July 11 daw, ilalabas ng House Secretariat ang final room assignment ng 292 congressmen na bubuo sa 16th Congress. Sherian Torres, GMA News.